good morning. At nandito muli tayo, the Urban Plant Grower. At magandang araw. At napakaganda ng panahon ngayon. Makulimlim, saka hindi mainit. So, ngayon po ay... 21. Nasa 21 December na tayo ngayon. At tayo po ay narito sa rooftop container garden. Pero hindi po tayo gardening ang pag-uusapan natin. Tayo po ngayon ay nasa construction. So, dito po sa rooftop ay nagpapagawa ako ng storage room para sa mga gamit na paglalagyan ng mga gamit sa galing sa baba. So, papakita ko po sa inyo ang aming mga nagawa na actually nasa day 4 na kami. Una yung ginawa namin, alin ang pagtay? Yung pagputol ng puno. Alin ang ibabaw mo? Pangalawa, itong nasa likod ko ay nilagi, pinatungan na ng mga hollow blocks, pitong layers ng hollow block. Bago yun, nilinis muna namin yung lugar. So, ngayon, nasa day 4 na tayo at sila po ay gumagawa na ng patungan ng bubong. At magbubong tayo ngayong araw saka bukas. So, itutuloy po natin yung ating ginagawa. Pero balikan po natin yung mga ginawa. Ito pong lugar na ito ay dating may puno ng tiyesa. Yan, makikita nyo po sa kaliwang video. Yun yung dating puno ng tiyesa. Mga maraming sanga ng santol. So, tinanggal po natin yung tiyesa, puno ng tiyesa, at saka binawasan natin ang sanga yung santol para malagyan natin ng bubong dito para sa storage room. So, yan, makikita nyo po sa video yung dating video ng puno ng tiyesa at ng santol. At masama man sa aking loob na matanggal yung tiyesa at puno at namumunga, pero for development ng ating lugar, kailangan natin maglagay ng storage room dito sa taas at ganun din po sa mga lalagyan ng mga gamit na galing sa ground floor. So may mga assistant po ako dito ngayon at ipapakilala ko sa inyo. At bago po yun ay babati din po muna ako sa inyo ng advance Merry Christmas, Happy New Year, and Happy Holidays sa mga kayo sa naroroon, pambansa, dito sa Pilipinas, kapitbahay. Merry Christmas, Happy New Year, and Happy Holidays sa inyong lahat. Okay? So, ito po yung lugar na ating bubuungan. Ayan, lagyan na po ng pader. At 14 layers po ng hollow blocks yan mula sa baba. So, nalalagyan na po rin ng mga kahoy, coco lumber, para papatungan ng ating mga long span na bubong. Ayan. So, ang sukat po ng kwarto na ito ay 5.5 meters to 6 meters. So, medyo malaki. Kaya kailangan natin ng 20 feet na long span, gauge 20 na yero, 20 feet ang haba para mabubungan ang lugar na ito. So, sa ngayon po ay nandito ang aking mga assistant. And dito po si George. Hello, George! Hello. Si George po ay isang construction specialist. Yan. Siya po ay expert sa carpentry, sa welding, sa plumbing, at ganun din po sa electrical. So, George, good morning! Okay lang ba tayo dyan? Okay lang po. Oh, bumati ka ng Merry Christmas! Merry Christmas po! Advance Merry Christmas and Happy New Year! Batiin mo yung family mo, mga okay, kaibigan mo, kakilala. Po sa mga pamilya ko, sa pamilya ko pala. At, kahit? So, sorry, lahat po nang kamag-anak. Okay, very good. Ayan, si Mr. Juaning naman po, siyang assistant natin dito at tumutulong siya kay George. Hello, Mang Juaning. Good morning. Bati ka naman. Good morning po sa inyo lahat. Christmas, Happy New Year. Okay. At, sa mag-anak ko. Wow, sa mga... sa ibang lugar. Masaya rin kayo sa Pasko. Okay, very good. So, Merry Christmas and Happy New Year po at Happy Holidays sa lahat. Tuloy ang construction natin bago magpasko.
Ah, dyan, sa dulo. No? Ano yan, dudugtungan na lang. Ayan, okay na itong haba nito. Yan, pag ano na lang, nakasandal. Gas na ng ano. Ay, yan, lumang, ano yan? Lumang, ano yan, yung kibay na kukulamber. Habang matagal ang kukulamber, lalo mong tumitibay, wag lang mabasa. Pag nabasa naman, ay, gustong-gusto ng anay. Saka, pag pinakuan mo yan sa bubong, kinakain yung ano, yung pako. Lalo kung tumitibay. Yan yung mga dating ginamit na kukulamber na isave ko dyan sa isang kwarto. Yung mga dating ginamit, hindi na ilagay sa kwarto. Nabulok lang, kinain ng anay. Dito na kaya, Diyos. Parang may ito dito eh. Ito, saan ba yun? Ito, Fortress 2 eh. Ayan, mamili na lang kayo dyan. Ayan, medyo, medyo sariwa yan. Madaling, anuhan, madaling takuan. Ayan, nalang pandugtong, diretso na. Abot naman. Abot naman. Abot? Ah, hindi. Kinapos ng ano? Dos Portres yun, ano? Kinapos ng Dos Portres. Ayan. Palitan na lang. Naka-ano lang yan? Naka yung plastic lang ang tanggalin mo doon, oh. 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 Garing bakal siguro pwede. Ayun lang, yun lang yung isang doon lang tanggalin. Hop. Ako siguro sa dulo.
Oo, oh, tigas niyan, tibay niyan. Naalagaan yan eh. Pag ang cucumber ay naalagaan mo at hindi nababasa, talagang habang tumatagal eh, diretso mo na para wala nang... Ay, ayun, oh, okay na. Hindi na, ako na lang maglagay mamaya. Ako na lang maglagay. Concrete will help me. So ituloy po natin yung activity natin ngayon. Ayan, at nandun na po si George at kinakasa na po yung mga cucumber na pagpapatungan ng ating bubong at mamaya po ay magbubugong na sila at bukas. So, antabayanan lang po ninyo ang development at unang po natin makita ninyo. Pero ganun din po, happy holidays and Merry Christmas and Happy New Year pa sa lahat. Okay. O nga, para yun na nga. Sandali. So, okay na rin doon sa taas at ayan, lalatagan na lang ng yero at inaalis na lang yung mga sobra-sobrang haba ng cucumber para hindi mag-istorbo sa pagpatong ng yero. Okay. Patuloy natin guys ang ating ginagawang project dito at ito na po yung condition. Nalagyan na po ng mga runners na cucumber na pagpapatungan ng yero para ready na sa pagbubugong. Ayan, almost complete na yung kanilang pagpapatungan ng yero at maya maya ay mag-umpisa na silang magbubugong. Pinuputol yung sobrang ng cucumber para hindi maging storbo sa ilalagay na bubong. Okay. Yan. At busy sila. At halos buo na yung papatungan ng yero. Yan. Gumagalo yung isang bubong doon at susuportahan ng cucumber para hindi na siya bumaba kasi nabulok na yung dating nakalagay na cucumber at naputol na kaya bumababa yung yero doon. So lalagyan ng panibago cucumber na support para hindi na siya gagalaw, hindi na siya bababa at para maging matibay na ang kanyang suporta.